Hey guys! Ano ba itsura ko? Di pa ako nanay, ganito na ako. Ang haggard na ng pes ko, ano ba yan? Anyway, Saturday na naman at ako na naman mag-isit dito sa bahay. And ayoko nang pakita yung bahay namin pero super duper duper gulo dahil nga nagdala kami ng mga bagong furnitures para kay baby. Ito, hindi, pakita ko ito lang. Yan. Kita ba? Yan ang cabinet ni Baby Love at may stuff toy pa sa taas. So ngayon, busy mode ako dahil, ayan, dami kong plansyahin na mga damit niya. Mga bib, mga lampin, towel, blankets, lahat. Pero meron na akong naumpisahan doon na sa ano, cabinet niya. Pero ito, ang dami pa rin, hindi matigil-tigil ang gawain. Aside pa sa mga damit namin ni Michael. Yung mga damit ka namin na Michael, hindi ko na napaplansya eh. As in, tubi na lang agad pagkalaba. Anyway, ito pa lang yung natatapos ko. Ayan, yung mga bib. Ayan, pinalansya ko na siya. And then, yung mga lampin. Ayan. Tapos, ito yung swaddle na nabili ko sa yung isang big kiss. Hindi ko alam kung uso pa yung big kiss na yan. Pero nakita ko kasi, kaya binili ko na lang. Kaya yon. Tapos, ano pa ba? Ito yung nursing cover ko. Puro blue and white. Yan. Blue or blue-green bang tawag dito. Basta puro blue siya. Tapos, sumigil na muna ako maglaba kasi ano, parang maambon sa labas. So, parang mahirap na. Ganun din naman. Magmo-moist din naman. Kaya, di bali na, hindi na muna ako maglalaba. Yun nga lang, yung labahan namin yung kasawa, medyo tambak kasi inuna ko yung kay baby para nga matapos na tong cabinet na to. Pero yun, pero ang dami-dami nakakalat kasi maglalagay pa kami ng isang bed. Ayan. Single bed para kay mama kasi pupunta siya dito ng March. Yun, mag-aalaga siya ng mga 1 month siguro. Actually, 3 months siya dito. So, pagkapanganak ko, dito muna siya mag-i-stay. Pero sabi ko, since naka-maternity leave naman ako, eh kahit wag muna siya mag-stay ng full-time, mas okay sana yung 1 month lang na pagkabalik ko sa trabaho, at least 1 month maalagaan man lang bago siya umuwi ng Pilipinas. Yun lang. Pero, yun, di pa namin alam kung sino talaga mag-aalaga kay baby. Pero meron na kami mga hindi man nakausap, pero meron na kami mga alam na tao na pwede mag-alaga. So, yun. Ang hirap dito talaga sa ano, abroad kasi ang hirap kumuha ng yaya, di ba? Tapos, mamaya pala yung prenatal class namin. So, after ng work ni Michael, diretso na siya dun sa hospital. Or, pwede niya, hindi ko alam kung pipikapin niya ako o hindi eh. Pero, pag ano, diretso na lang siguro siya, magta-taxi na lang siguro ko para mas mauna ako. Kasi, mahirap na malit. Iyon, mamaya yun at 3 p.m. dun sa hospital na pinag-check upan namin. Yun. First time namin umattend ng prenatal class. And probably last na to kasi ito lang ata yung ino-offer nila eh. Tapos, kailangan daw talaga 32 weeks. Yung 32 weeks ka ng buntis. Eh, sakto ano na ako ngayon? Magti-34? Ilang weeks na nga ba? Oo, magta-34 weeks na ako this tomorrow. So, yun. Sakto yun. Ay, grabe. Ang bilis ng panahon. No, mamaya malalaman mo na lang mga anak na ako. Yun. Pero pinagdadasal ko talaga sana March. Ano eh. Kasi ang due ko daw is March 7. Pero gusto ko sana mga March 1, 2, 3, ganyan. Basta, yun. Ayoko namang sumagad ng March 7. Basta, parang gusto ko lang ano, that week lang, first week. Kasi yung birthday ng pamangkin ko, si Liam, March 9. Ayun, ayoko naman na sobrang lapit kasi parang kawawa naman sila, wala silang moment, diba? Sana yung may sarili silang, kunyari, this weekend, eh, birthday ni ng baby ko, tapos next weekend kay Liam. Ayoko naman yung nagsishare sila lang moment kasi, diba, iba yung lalaki ka na may sarili kang birthday, diba? Wala lang. Napaka-nonsense, pero basta, gusto ko lang. Basta wag lang February. Gusto ko talaga March. As in, March 1. Kung pwede nga lang March 1, talaga.
So, alis na ako dahil si Michael ay hindi pa makaalis sa office. So, magkukumita lang ako. Hihingal ako. Magka-taxi na lang ako tapos sunod na lang siya mamaya. And then, yon. Sana makapag-vlog ako sa prenatal class, no? Kasi, wala lang. Kasi minsan hindi ako nakikinig. Tapos, mas maganda yung i-record ko na lang para, di ba, pwede kong ulit-ulitin panoorin. Mas okay pag ganun. Kapag ano na siya, pag nanganak ka na, yun na. Ang ganda. Hello, little prince. Dito yung kapag ano na siya. Ang pantawag din pagtapos mga anak. Chini baby. Alika na, naiwan na tayo. Naglalagay niyo. Ang taray naman ito. May ganyan pa sa siya. Puro boys ang nanganganak. Pinapanganak yun. So, we're done with prenatal class. Ito na pala si Michael. Na super late. Nauna pa ako sa kanya. Nauna pa sa kanya yung mga mas na late pa na kasama namin. Anyway, okay na. At least, ano na ako. Tawag dito. Kampante na ako dahil alam ko na kung anong gagawin namin. Kung sinong tatawagan. Kung saan didiretso pag mga anak na. So, yun. In fairness, ang ganda pala nung ano. Nung labor room, no? Saka yung ano yung tawag? Ano pang tawag dun sa room after mong manganak? Inpatient? Ano man tawag to? Ba't naglalakad to? Hindi siya yun. Kamukha lang. Ano hindi siya? Siya yun. Hindi siya yun. Anyway, we are going to the church dahil Saturday naman ngayon. Pwede kami mag-anticipated mass. Yun. Para bukas, wala na kami iintindihin. Ay, hindi. Pupunta tayong embassy, no? Ang bahada. Ang cute ng kotse, Ling, oh. Bidya mo, Ling. Dali, may kotse. Ang mga may tao, eh. Nakakakay. Ayun na, Ling. Kanya pala. Nakakatawa naman to. Eko say. So, yun nga. Pupunta kami ng embassy tomorrow kasi meron kaming mga kailangan asikasuhin. So, yun. Pwede kami sa ospital. Ay, ospital. Sa church, pero sarado pa. At wala pang mask. Naaga namin eh, mga 30 minutes pa bago magmas. So, nag-aantay kami ng magbubukas na kainan. Nagugutom na, guy. Ling. Grabe. Double chin. Akala ko ako lang. I'm having lumpiang gulay and turon. Buti na lang may kainan dito sa ospital. Ospital ako ng ospital. Church. Sa church. Para ano, bago mag-misa, busog ako. So, we're back home. And yon, tapos na namin yung misa. And yung prenatal class kanina. And hospital tour. Yon, hindi ko na na-vlog yung prenatal class kasi jahe. Baka ma-conscious yung nagsasalita. Anyway, that is it for today. Wala akong ma-share.